zombie apocalypse. Wait. Pwede po ba humingi ng tulong? Kami po ay mga positive sa COVID-19. Mahirap na po kami. Mahirap na po kami huminga. Please naman po. Tulungan nyo naman po kami. Hindi na po namin kaya. Dalawang hospital na po kami pinacheck. Talagang positive po kami. Gusto ba namin umuwi na po sa pamilya namin? Mag-iwasap lang naman po sana kung sino pwede pang tumulong sa amin para ma-rescue po kami dito. Andito po kasi kami sa bundok. Tinan na kami lahat ng ama namin. Tapos inaaway po kami ng amo namin. Kahit na masama na pagkiramdam namin, pinapatrabaho pa rin kami. Hindi na po namin kaya, pero binibilit na lang namin yung sarili namin. Kaysa may mangyari pa sa amin masama dito. Sabi ka na rin eh. Ang kasama ko rin ano eh. Positive din. Tatlo po kami positive dito. Halos hindi na ako makaano eh. Kaya mo na kung darating hindi man maanong dito ka na. Please. Sino naman po pwedeng tumulong sa amin? Tumulungan nyo naman po kami. Dito ka na. Kasi pagod na ako mag ano. Pagod na ako pag... Hindi naman namin kaya magtrabaho. Ang problema dito kami sa bundok, wala po kami matutunguhan. Ako isa ko kasama. Ako rin po, isa rin po ako positive sa COVID po. Yung nag-interview po kami sa unang hirit na hindi pa po alam ng amo namin. Yung hinihingi ko po yung resulta galing sa hospital po. Nagalit siya sa akin. Bakit daw ang kulit-kulit ko, ang dami ko daw. Gar. Tapos po, naiwan kami po sa Riyadh. Sinama niya siya lang po, pati yung dalawang bata na special child na iwan sa akin po yung isa. Tapos yung nalaman na niya po na sa nagpa-interview po kami, lalo po siya nagalit, mostly sa akin po kasi pinipilit ko po hingin yung resulta sa amin tatlo. Tapos po nagsumbong po kami sa agency na baka kinabukasan po sinabi niya na negative na daw po kami. Naawa na po ako sa mga kasama ko dalawa kasi sila po talaga ang matindi ang nararamdaman po. Yung isa po halos nababasak na po yung ulo, maputang maputa. Siya po nahirapan na huminga. Ako po kaya ko pa man pero may nararamdaman naman po. Pero kailangan meron talaga po isa sa amin ang may matibay. Pero hindi na rin talaga namin kaya kasi yung dumating po kami kahapon dito sa bukit, nagyawyo po yung amo namin. Pinalayas niya ako, tapos sabi pa niya, ipebenta daw niya ako sa iba. At saka, hindi daw siya po papayag na uuwi ako sa Pilipinas. Kasi wala daw eroplano, walang ganun, walang ganyan. Ang gusto lang namin po, makuha kami dito. Kasi po, nasa bingit na kamatayan yung buhay namin po. Ngayon, nag-alive pa kami. Kung hindi na po kami makontakt, it's may nakuha na po yung mga cellphone number.
na cellphone namin po. Tapos, di namin po alam kung saan. Kasi, ang layo po sa Riyadh eh. 2 to 3 hours ang biyahe. Baka, any moment po, pwede lang kami itapon sa disyerto. Kasi hindi namin po alam ano ang tumatakbo sa utak ng amo namin. Kaya kumakapit na lang po kami tatlo. Pero sana po matulungan nyo na po kami as possible po. Kasi hindi man kami mamamatay sa COVID, pero mamamatay kami sa anong gagawin sa amin ng amo namin. Lalo na po na malalaman niya po na ito sa social media na po. At saka sana po matulungan niyo po kami. Yun lang po ang hinihingi namin. Gusto pa namin po umuwi sa Pilipinas. Makasama yung anak namin, pamilya namin. Di na po kami nahihiya kung positive po kami. Ang importante, makuha kami dito sa amo namin. At saka mauwi kami. Buhay pa po, uuwi kami buhay sa Pilipinas. Kasi magagamot naman po ito eh. Pero ang importante po, makuha kami dito. Yung kasama po isa po, hindi na po siya pinapapasok doon. Ako po, ayaw niya ako, pinagdidirian na po kami. Kasi galing naman po sa kanya to eh. Hindi naman kami po mahahawa kung sinabi niya na COVID positive po siya. Kung may proper naman po, sana nag-quarantine siya mag-isa sa kwarto niya, hindi siya lalabas. Pero alam na niya positive siya. Panay lakat-lakat pa siya, exposed siya. Tapos po, na-positive yung anak niya, yung patient namin. Siyempre, yung asawa. Yung lahat. Asawa. Pero yung asawa po, nag-quarantine siya sa ano, umalis siya agad. Pero yung babae po, siya po, ano, ang positive. Tapos doon lang siya sa bahay. Tapos yung alaga ko po, nadamay na rin po. Yung isa namin po, si Jonalyn po. Yun po ang sobrang sakit ng ulo. Halos hindi na siya nakakapagtrabaho. Si Julian po, nahirapan, masakit ng dibdib niya. Nahirapan na po talaga siya huminga. Pero, eto po, nakatrabaho pa rin kami po. Kahit pinagdidiriya na kami ng amo namin. Eh, pero, ang masakit lang po kasi, hindi man kami makakaroon ng ganito. Kung hindi dahil sa kanya, tapos, kagabi po, sila lang dalawa ang pina-check up. Ako po, wala. Kasi ang plano nga niya po, ibebenta po ako. Ayan po. Wala na po kami magawa. Humihingi na lang po ng tulong. Saan-saan. Pero hindi na kami nahihiya kung positive. Hindi namin iniisip. Ang gusto lang namin, makaalis kami dito sa impyernong amo namin. Naawa na rin po ako sa mga kasama ko. Kasi po, kahit may gamot nga po, eh yung hindi pa po nag-social media, hindi man siya magbibigay ng gamot. Hindi pa nagkagulo. Pero sana po, matulungan niyo po kami as soon as possible po. Kasi baka ngayon or bukas, talaga po, hindi namin alam. Anong mangyayari sa amin? Sige na.